At kita mo, Kuya Rob, pantay na ang net worth dito ng LV at PVE. So, kailangan gawin dito ng PVE is maghanap na naman sila ng isa pang opportunity just like so. Unuhuling-huling dito si Kram. Si Kram mukhang maubos, but with the burst damage from Dian, makakuha pa rin nila. Van trying to run away, but with the shadow kill from the Hayabusa, ito na hinihintay nila. Dedire-diretso na. At may Lord pa, matake down nila. Pero tier 2 turret dito ng PVE is still standing. Pero enough na yon sa tingin ko, Kuya Rob, para ma-push out nila itong tier 3 turret sa bottom. Tingin ko talaga enough na yon. Nabasag na nila yon. Escanor, meanwhile, on the top lane is taking down the base turret. Pero mag-back away na lang muna sila as they would like to fight. Kumbaga, disiplina muna disiplina para sa U-level squad. Alam mo kung ano ang nangyari doon? It was all about either main. They are on the lead. Ang naging problema nila, pinilit nila na pasukin yung Brody sa likod. They want to do a fatal links at pasukin yun doon. Even ginawa rin nyo ni Sagit Nuen as well, ni Van ulit. At ang nangyari, nabaliktad na naman. It's all about Kram here, making the plays and going into the right position. At kung iisipin mo, binabantayan siya dito ni Dian. Hindi siya iniiwan. Yun yung isa sa malaking factor talaga dito. Bakit hindi nila ma-pick off agad-agad dito ang Brody? Tingin ko yun yung ano eh, yun yung playstyle, yun yung plano dito ng ano eh, ng U-level eh. Since malakas tayo mag-burst ng physical, malakas din ako mag-burst ng magic, sabi dito ni Dian, magsama tayong dalawa. Pag pumasok dito sa van sa loob, ang tanong, ang big question dito is, hindi pa nakakapag-itemize dito ng Athena Shield si Van. So, talaga mahihirapan siyang hulihin yung backlines. And also with the enough physical damage dito para kay Hayabusa, and also yung catch ni Docman, mas mabilis siya mag-burst out. So, posibleng gawin dito, kahit hindi si Van yung mauna mag-initiate eh. Kahit siguro yung Falling Star Moon or at least mag-separate nila yung members dito ng LB para makahabol ulit or para makakuha ulit ng lead. Pero talking about lead here, 37.5k was aside ng Limit Breakers and also PVE naman with 34.3. Pero ito na kamo mag-sandwich play dito, nahuli dito si Dian. At makaka-flicker out pa rin siya. Enough pa yun, hindi pa rin enough. But Escanor trying to isolate the rest of PVE. Mukha makakahabol. Hayabusa able to secure the kill here. But Escanor getting isolated. Kram and Shurby, nahuli nila si Dian. Shurby trying to run away pero mukhang hindi na makakatakas. Meron pang shadow, quad shadow dito. At Kram will secure the kill. 2-4-1. Isa pa lang ang tumutumba dito sa side ng U-level. At ito na yata hinihintay ng pagkakataon, Kuya Rob. Naulit na naman yung strategy na hulihin doon yung back lanes dito ng U-Level and it failed once again, Kuya TDZ, as the members of U-Level squad going here onto the mid lane. Ngayon, godlike na dito si Kram. Naubos naman nila dito yung mga minion wave, so there's a possibility na hindi pa naman mababasag kagad dito ang base turret sa may bandang gitna. Pero nga lang, yung ibaba, 2 members down ngayon ang side ng Aether May. The question is, kaya bang nilang depensahan to? I think so, dahil buhay pa naman dito yung Farsa. It's all about, it's a waiting game, Kuya TDZ. Nakita mo yung damage doon ni Kram. That's a 2,000 critical. Wow. So, kahit sabihin natin, ikasakang Atlas, kahit sabihin natin, meron kang Antikeras at Athena Shield, hindi ka pa rin uubra dyan sa critical na meron ang Brody. Napakasakit ng critical ng Brody dito. 714 ang KDA ni Kram at hulihin talaga yan ang magiging key point ng PBE. Pero syempre, hindi pa huli dito ang Limit Breakers with the initiation from Docman again, catching the right target at the right time. And also Escanor just trying to delay the game and trying to isolate the rest of PBE nang umahabol dito ang Limit Breakers. Endless battle pickup na dito para kay Hayabusa. So mas makakita tayo ng mas masakit na damage when it comes to his damage output mamaya-maya kapag papasok dito si Van. Oh, perfect match. Mukhang nahuli dito ng Cometic Lance into the Spiral Strangling plus the Imperial Justice. Wala dito si Van. At mukhang papasok mo dito si Tigasin. Makakuha niya si Dian. Hindi niya rin naikasa. At mukhang nakikita niya yata pala ang kanyang ultimate but sure be virus. Mukhang makakuha niya isa. 2-4-1 exchange. Kram, mukhang nagdedelikado pa. Naka-takedown na naman sila ng isa. Docman will go down. 3-4-1 exchange. Hayabusa will be caught off guard. Choco trying to move forward here. Tigasin, quad shadow, nilalaro niya lang pa isa-isa, pinaglalaroan yung apat pala with a shadow kill. Mukhang umahabol pero hindi pa rin yung enough. 4-4-1 PVE, mukhang umahabol sila dito. And LB si Kram ang nag-iisang
member na survive dun sa last skirmish. Nako, bukang papasukin siya dito, Kuya TDZ, as he actually used the flicker out. But Beerus here going 1v1 ngayon dito kay Crown. So what actually happened there, TDZ, na pick off nila, nag-sacrifice dun si Ban. Yes, napatay siya dun. Kaso, the awkward moment for you level was the knock-up coming from the Lord. Dahil nanakap yung dalawang members nila doon at nawalan sila ng possession. Cram, hindi siya makamove forward kasi wala na agad doon si Dian eh. The moment na namatay si Van, namatay din doon si Dian, and Cram was put in a position na hindi siya agad makaangat. And ang nangyari doon, one by one, naubos ang mga members ng U level. And from there, they actually almost wipe out. So ngayon, the level 2 Lord, the Luminous Lord, is on the hands of Aether Main. Sila naman ngayon ang nasa opensa. Ang tanong, Kuya TDC, do you think kaya ba ng U level dito na mag-hold dito sa Luminous Lord? Tingin ko kaya pa nilang i-hold to. Pero ang kailangan, nandun si Docman, nandun din dapat si Escanor. Isang taga-hold, isang taga-damage. But with the aggression coming in from PvE here, kailangan talaga mag-ingat ni Docman since the wave is already pushing into the middle lane at mukhang sasabay pa yata ang Lord dito sa next minion wave sa top lane. So hold the ground ang magiging play dito. But look at Van here, really playing aggressively. At mukhang meron pumasok sa loob, Escanor trying to isolate Yuji, forced to use his wings by wings. Pero transition agad sila sa may top lane, mga kaibigan. Escanor trying to run away, pero mahuhuli siya. Van, moving forward with the two-man Fatalinks. Ito yung hindi nila pagkakataon dito. Tatlo agad tumumba sa Limit Breakers. Ito Document pa. Sinusubukan niya mabuhay. Gamit ang Spiral Strangling. But with the Lord and the damage from PvE, huli ka ang sabi dito ng PvE with the taunts as well. PvE, that catch from Van is really crucial.